Good day mga ka-ventures! In this video, I will show you on how to check main engine, piston and cylinder liner. Here are the things that we need to do first before we start inspection. Check and confirm open all indicator test cap of all cylinder. Switch on breaker of turning gear motor. Push the start stop button of turning gear motor until the turning gear teeth will coincide to flywheel gear teeth. Then engage the turning gear in flywheel. And put into remote. Before we conduct inspection, we need to conduct cleaning of lantern space and scavenging air receiver first. In here, as you can see, hindi ganong marami yung aming scavenging air receiver because we're using LSMGO as fuel and sagit lang yung biyahe namin. Unlike this picture, medyo makapaladumi kasi mahaba yung biyahe at we're using HSFO. Prepare ko lang muna itong turning gear remote bago ako pumasok sa loob ng scavenging air receiver. Habang binababa ko itong piston, sabay ko na din ini-inspect itong piston rod for scratches or scuffing. Ito nga palang bronze, yung tinatawag na anti-spalishing ring. Ang purpose nito ay para ma-reduce ang risk of scuffing. Some engine have a special molybdenum coating on the skirt instead of anti-polishing ring. Linisan at punasan muna natin ng maigi ang ating mga piston rings and ring lands para ma-inspect natin ito ng maigi. Dito, pinipress ko ang bawat ring gamit ang stick or yung wood na handle ng ating inspection hammer. Mararamdaman nyo kasi ito na may parang springing effect, bumabalik siya if walang putol ang ating mga piston rings. Gamit naman ang piraso ng kahoy at ang ating inspection hammer, gently tap natin itong ating piston rings. Kine-check natin dito ay ang ating ring movement. It is important that the piston rings can move freely into the grooves. Hindi dapat stack up na pwedeng magresulta ng pagkabali ng ating piston rings. I-check din natin itong edges ng mga piston rings. The ring edges will be sharp when the original roundings have been worn away, but should be without bars. Then sukatin naman natin ang vertical clearance between ring groove and piston rings. Gamit itong feeler gauge. New crown with new ring normally have 0.3 to 0.35 mm vertical clearance. At ang limit naman niya ay maximum 0.6 mm. Tips, para hindi magtagal, tignan yung previous record ng clearance para maibasihan na if anong sukat ng feeler gauge ang ating gagamitin. Then i-check din natin itong CPR grooves or kilalang control pressure relief ring. Meron tayong dalawang klase ng control pressure relief ring na makikita natin sa ating top ring. Una na dito ang CPR pop or port on plane.
If I'm not mistaken, makikita lang natin ito sa maliliit na makina na mayroong bore ng from 300 to 500 millimeter bore engines. Ang pangalawang type naman ay ang CPR CL groove type, which means controlled leakages. At ito ang kanyang example. Ang ganitong klaseng piston rings na may grooves ay kalimitan makikita lang natin sa ating top ring. Ang purpose nito ay para maiwasan ang pagkabali ng ating top ring. Dahil sa grooves na ito, marirelease ng konti ang pressure papunta sa ating second ring at hindi magko-concentrate ang pressure during upward stroke ng ating piston sa ating top ring alone. Ganito naman ang pagkuha ng ring gap. Gamit ang perasong papel, ibabakat lang natin siya sa ating piston ring na para kang kumukuha ng stencil. And pagkatapos nun, makukuha na natin ang sukat gamit ang vernier caliper. I-check natin ang ating piston ring lands, if excessive deposit na ba o normal lang. Excessive deposit, it means na nakaka-pass ang gases between our piston rings and liners. Kaya kung mapapansin nyo, minsan medyo maitim ang ating mga ring lands. And is na rin itong indication na malapit na tayo magkaroon ng blow-by. I-check natin ang ating piston rings, if whether it's clean, smooth, may scratches, micro scissors. I-check din natin ang degree ng carbon deposit sa ating piston crown. Ang pag-inspect ng liner through scavenge port ay ginagamitan ng tiltable mirror fixed to a telescopic rod. Nataon naman nasira yun dito sa amin, kaya wala akong magamit. Kaya ito na lang ang camera ang aking binabasihan. Pinipicturean ko lang ng marami, tapos doon ko na lang tinitingnan. Hindi pa kasi dumarating yung ni-request kong inspection mirror. For inspection of our cylinder liner, we have different types of liner wear. We have friction wear, abrasion wear, corrosion wear, adhesion wear, clover leafing, and micro seizure. Kung mapapansin nyo itong mga guhit-guhit dito sa ating liner, it is called liner deep home. Ang purpose nito is it helps retain the oil to our cylinder liner. Kung minsan meron kayong makikita ng kulay black sa may scavenge airports, tinatawag naman itong black lacquer. These deposits are often only of cosmetic nature and will not lead to wear issues. Hindi naman ito harmless, hindi makakontribute or makakatagdag ng wear ng ating cylinder liner. Usually nakukuha ito kapag bumabiyahe tayo sa malalaming na lugar. Yung scavenging air natin, may moisture content yon, may water, tapos pag nahalo sa cylinder oil, so ito ang magiging kakalabasan, black lacquer. So natin itong mawala. Ang kailangan lang natin gawin is taasan natin yung scavenging air temperature. Kailangan lang natin i-maintain ang ating scavenging air temperature na hindi mababa. And pag sunod na inspection natin, makikita natin o unti-unti na itong mawawala. During inspection, titignan natin kung basa ba yung ating top of piston. Check natin whether it's LO, FO, or water. Kapag lube oil, normally ito ay magagaling sa exhaust valve. Maaaring may leak ang ating exhaust valve kaya tumatagas yung lube oil. Pag fuel, it came from fuel valve. It indicates that meron tayong leaking fuel valve. So kailangan natin itong bunutin at palitan. Kapag naman water, it indicates that we have a cooling system leak. If water is found, it is important to determine what the cause of leak. Whether the leak is came from cylinder cover, exhaust valve, or we have a crack liner. Isa pang malimit na dahilan kung bakit nababali ang ating top ring ay dahil sa tinatawag na wear ridge na makikita natin sa top part ng ating liner. Once na nag-overhaul tayo at napansin natin na meron ng wear ridge ang ating liner and according naman sa sukat is okay pa ang limit, dapat natin itong alisin. Merong gamit na special milling machine ang pantanggal sa ganitong wear ridge. Pero kalimitan, hindi ito available sa ating barko. Pwede rin naman natin itong gamitan ng lumang piston ring tapos grinding stone. Lumang piston ring ang magsisilbing guide para pagiging pantay ang pagtanggal natin sa ating wear ridge. We will repeat all the process ng ginawa natin kanina hanggang sa matapos natin ma-inspect lahat ng ating mga cylinders.
And inspect din natin ang mga scavenging flaps, air cooler mist box, and auxiliary blower fan blade. At pagkatapos natin ma-inspect ang lahat, huwag natin kalimutang i-check at baka may maiwang gamit or stupa sa loob. And pagkatapos, ang final step, gawa natin ng report ang ating inspection. I-insert natin yung mga details na nakuha natin during our inspection dito sa ating form. If you like this kind of topic, and if you learned something in this video, please consider to subscribe. Hit the like button and ring the notification bell para lagi kang updated whenever I upload a new video. So hanggang dito na lamang, maraming salamat sa panonood. See you in my next video. Bye-bye!